pag-iyak mo sa Diyos, dadalamhati ang puso ni Hannah. Punuin man siya ng pagmamahal ng asawang si Elkanah, labis ang kanyang pagtangis dahil hindi niya makamit ang deepest desire ng puso niya, magkaroon ng anak. She could not shake the deep disappointment. What's worse is that every time Elkanah was away, Penina, her husband's second wife, would make fun of Hannah's childlessness. Unti-unti siyang na-depress. Ni hindi siya makakain o makatulog man lang. Ilang beses ka na rin bang umiyak gaya ni Hannah? May mga panahon talaga sa buhay na maiiyak ka na lang. Matinding financial problem, pagkawasak ng relasyon, pagkawala ng mahal sa buhay, o sakit na matagal mo nang iniinda. Minsan, sabay-sabay pa yan lahat. Kaya't sobrang sakit sa dibdib to the point na wala ka nang magawa kung hindi lumuha. Pati pagdarasal, parang hirap. Pakiramdam natin, hindi naman tayo dinidinig ng Diyos eh. Sometimes, tears have a way of blinding our faith. Thankfully, our tears also have a way of bringing clarity. As for Hannah, her tears reminded her that God sees everything. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan niya, maging ang kanyang pag-iyak. She realized na walang ibang makakatulong sa kanya, kundi ang Diyos lang. So, when she could no longer bear the pain of her empty womb, she went to the temple, cried to God. Ibinuhos niya sa panalangin ang lahat ng sakit and prayed that if she had a son, she would give the child back to God. Not long after she prayed, Hannah got pregnant and bore a child. Ikaw, ano ang panalangin mo? Ano ang iniiyak mo sa Panginoon gabi-gabi? Let your tears remind you that your suffering, no matter how deep and painful, know that it is not permanent. Let that pain remind you that you can always turn to God and He will comfort you. Sa bawat pagpatak ng luha, patumbas nito ang pangakong darating ang panahon na matatapos din ang pagtangis. Pupunasan niya ang luha at papalitan ito ng galak. Iiyak mo lang sa Diyos. Maniwala at magtiwala na He will meet you where you are. Pray tayo. Ama sa langit, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng nadarama kong lungkot, takot at pagod. Salamat po dahil sa gitna ng suliranin, kayo ang kalakasan ko. Salamat dahil alam ko ang mga luhang ito ay papalitan mo ng saya. Ako'y magpupuri sa inyo. Tinatanggap ko po ang kalakasan at kaginhawaan na nanggaling sa inyo. Jesus name. Amen. Application tayo. Okay? Don't hold back your tears. Hayaan mong bumuhos. Allow yourself to feel those emotions and cry unto God through prayers. Buhos mo. And as you pray, invite His peace to fill your heart. Ang taglay ko'y suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Psalms 56, verse 8. Ako po si Neo Rivera. God will always be there for you. God bless.